Magandang araw sa ating lahat. Mga ngalikot na naman tayo ngayon ng injector. Gagamitin na naman natin ngayon yung patsamba natin. Ayan guys, mayuni tayo ngayon. Ito, Isuzu ELF 4XG1 engine, semi-electronic. Ang problema dito ay humalo yung engine oil sa coolant. So, ayan, tingnan natin kung ano ba yung problema. Ito muna yung topic natin. So, ayan. Kita natin yung sip-on. So, may sip-on yung radiator natin. Humalo sa coolant. Kaya, ayan. Ito yung isusolve natin. Ano ba yung dahilan? Bakit nandito yung engine oil nakahalo sa coolant? So, ang gagawin lang natin ay tanggalin muna natin tong injection pump. So, ayan. Yung injection pump ay tanggalin natin. Tapos, ito lahat dito. Oil cooler yung tatanggalin natin. So, ayan. Kita natin. So, ayan guys. Tapos na nating matanggal yung oil cooler. Kita natin na oily siya dito. So, injection pump ay tinanggal din natin. So, ayan. Kita natin yung o-ring. Ang ginawa muna natin dito ay hinanap natin kung saan ba nanggaling yung sip-on. Nag-iisi itong o-ring niya, dari, oh. Tinanggal muna natin tong oil cooler. Baka nandito lang yung nagbibinta ng new sip para ma-okay na yung sip-on natin. Pangkuhanin na natin ang o-ring. Ito na mga o-ring, ah. Yun, so ito yung mga o-ring natin. Bakit nag-leak siya? So, obvious na obvious yung mga o-ring. Durog na yung mga o-ring natin. Ito yung o-ring na para dito. So, ayan. Tapos itong isa, ayan, kita natin na naputol din. Ito naman yung dito. So, ayan. Naputol na din. Ito yung ipapalit natin. Tapos yung mga bagong o-ring. Ayan. Saka dito. So, ayan guys. Pakita natin sa inyo kung ano ba yung ginawa natin. Ang ginawa natin ay hinugasan lang muna natin. So, yung mga oil dito ay sinabunan lang muna natin para mabawasan yung mga oil. Tapos, dito. Ayan, ginamitan natin ng sabon. So, inugasan natin yung mga oil. So, ayan. Ayan, kita natin. Sabon yung ginamit natin dito. Nagkulay blue pa siya. So, dahil sa sabon niyang kulay blue. So, ayan. Lilinisan natin. Pero, dun sa pinakailalim na talaga ay may oil pa rin to. Pero, hindi na natin yon makukuha pa. Dito nga ay nakita natin na sobrang daming sip-on sa loob ng radiator natin. Kaya ang ginawa ko dito ay nag-practice na rin akong mag-overhole ng radiator para naman madagdagan yung mga patsamba natin. Kailangan kasi natin itong buksan para malinisan natin yung loob. Madali lang naman tong trabahuin, madali lang natanggalin. So ayan, kita natin, parang latik lang siya dito, napakasarap kainin. Sobrang yummy pa nga na tingnan. Tapos tanggalin din natin yung gasket niya. Pagkatapos ay dito naman sa kabila, tanggalin din natin to para malinisan talaga natin ng mabuti. So pagkatapos natin matanggal yung mga cover ay lilinisan na natin to. Dito nga ay binalik ko na yung cover. Madali lang naman kasing linisan to. Gumamit lang kayo ng martilyo dito para pang pukpok. Basta ang importante ay huwag nyong pukpokin yung kamay na kasama ninyo. Sobrang napakabisik lang naman tong gawin. Kaya kahit kayo ay kaya nyo rin to. Tapos dito naman tayo sa kabila. Pakita natin sa inyo kung ano ba yung problema namin pag ganitong trabaho. So ayan guys, babalik na rin natin tong dito. So doon sa ilalim ay tapos na. Ang problema lang kapag ganito yung trabaho natin. So tingnan natin tong gasket niya, yan yung.
So ayan, lumaki siya. So ganito talaga yung kumo na nangyayari kapag nagtrabaho kayo ng ganitong klase na radiator. So lumaki siya. Ganun din yun sa kabila. Naging ganito din. Kasi nung pagkatapos natanggalin yung cover, nakadikit pa siya. Tapos pag tinanggal mo na to, kasi siyempre tatanggalin mo para malinisan. So ganyan na. Tumaas na siya, lumaki. So ayan, ang diskarte lang namin dito ay putula namin. So dito kami banda sa may gitna. Puputula namin tong ito. Putulin tapos yung lagpas ay babawasan namin. Idudugtungin namin, gamit lang kami ng ganito, may tiban. Pero hindi ko naman to sinabi para gayahin ninyo. Depende na sa inyo yan kung gagayahin nyo o hindi. Basta itong gawa namin ay tested talaga to, walang problema. So ayan, alangan naman na bibili ka ng ganito, wala namang mabibiling ganito. Tapos ayan, paano mo naman yan maibabalik kung hindi mo babawasan. Pero sa mga maarte dyan, bumili na lang kayo ng buong radiator. Kung ayaw nyo ng ganitong klaseng trabaho, marami din naman kayong pira. Para naman mabawasan yung mga pira ninyo, hindi rin naman kayo nagbibigay ng tip. Kaya tama lang na bumili na lang kayo ng bago. Ayan, so umabot na siya. Dito tayo nagputol, ayan. Ayan, kita natin. Dinugtong natin. Lalagyan din natin yan ng gasket oil. So sigurado yan na hindi na maglilik dahil may gasket oil yan. Dito nga ay nilagyan ko lang muna ng gasket oil para hindi na to maglik. Kasi baka mag-overheat pa yung sasakyan at tayo yung dahilan dahil hindi natin nagawa ng tama yung radiator. Wala pa. Wag lang masyadong maraming gasket oil para hindi naman pangit tingnan yung radiator. At para hindi halata na ginalaw natin yung radiator. Yun guys, so ikakabit na natin ulit yung injection pump natin. So doon, dahil nabalik na natin yung well cooler natin. Nakabit na natin yung injection pump natin. Yung radiator natin na in-overhaul. So ayan, ikakabit na rin ang kasama natin. Yeah, under. Dahil sa hindi inaasahang pagkakataon ay naging palyado yung engine natin. Pero nung dumating din naman ito dito sa amin ay hindi naman to palyado. Kaya nung pagkatapos lang naming magalaw to ay saka lang siya nagpalyado. Kaya nung chinik ko nga ay injector yung dahilan. Kaya ang ginawa namin dito ay tatanggalin namin tong dalawang injector. Siguro ay nagkataon nga lang na dito pa nasira yung injector. Pero makikita din naman natin kung bakit siya nagpalyado. So ayan, tingnan natin. Itong isang injector nga ay isang butas lang yung nagpangsyon. Tapos dito naman tayo sa pangalawang injector. Tingnan din natin to kung ano ba yung problema. Bakit kaya siya pumalya na lang na hindi naman siya ginalaw. So ayan, kita natin na dalawang butas lang yung nagpangsyon. Barado yung nozzle tip natin kaya nagkataon na hindi na siya gumana ng maayos at nagpalyado na. Siyempre, wag nyo naman akong ibas na ginalaw ko yung injector. Sabihin nyo naman na hindi ako calibration. Paano naman kasi may alam tayong kunti dito kaya gagawin na lang natin. Pagkatapos kong kalikutin yung injector ay nag-test na naman ako ulit. So ayan, lima na yung nagpangsyon na butas. Kaya gumana na naman yung mga panghuhula natin dito at mga patsamba. Dito naman tayo sa pangalawang injector. Observe din natin to. Baka nagtataka kayo bakit may naghahawak pa sa ating injector tester. Lagi kasi namin itong dinadala saan man kami mag-rescue kaya hindi namin ito na-fix. Dahil okay na yung mga injector natin ay binalik na rin ng mga kasama natin. Kinabit na natin yung dalawa. So itong dalawang injector lang yung ginalaw natin. Dahil ito lang naman yung may problema. So itong dalawa ay hindi na natin ginalaw. Okay pa naman siya. So ayan, tapos na nating maikabit yung dalawang injector natin. So try na natin paandarin kung okay na ba yung andar natin para maobserbahan din natin yung tubig natin sa radiator. Kasi ang problema natin ay nagmix yung
engine oil at saka yung coolant natin. So aasahan talaga natin na may oil pa na makikita natin sa radiator. Kasi hindi naman yun 100% na nalinis natin. Yung under natin ay okay na, nawala na yung palyado. So yung palyado ay injector lang yung problema. Ngayon dito tayo. Ayan. Ang nilagay muna natin dito ay tubig lang muna. So pag na linisan na natin, tapos na nating ma-flushingan to. So saka na tayo gagamit ng coolant. So ang gagawin muna natin ay paandarin muna natin to ng 30 minutes. So ayan guys, dahil walang leak yung radiator natin dito pati sa ilalim. So ayan. Sigurado na tayo na walang leak yung radiator natin, kaya pwede na tayo na mag-drain para makapaglagay na tayo ng coolant. Ang ginawa natin ay pinaihi lang muna natin yung radiator natin para luminis naman yung pantog niya. At pagkatapos ay pinainom natin ng malunggay juice para okay na yung light. Yan. Pagkatapos ay dito naman tayo mag-observe. So ayan, dahil tapos na tayo, check natin. Ayan. Okay, good na. Road test na tayo. Siyempre, ang gagawin natin ay patakbuhin na natin kung okay na ba talaga yung sasakyan natin. Bye-bye na.